Guys, papunta tayo ngayon dito sa loob ng simbahan ng Pasig na kung saan isa din to sa tumatayo na part siya ng kasaysayan ng Pasig. So ngayon, papasukin natin, saan tayo? Ayan, papasukin natin isa sa mga museum nila dito at ipapakita natin sa inyo kung gaano nga ba kaganda yung kasaysayan ng Pasig. So, meron tayong kasama na kaibigan, nagtanong tayo kung pwede bang pumasok. So ito, makikita natin, ipapakita natin sa inyo mamaya kung gaano nga ba kalaki yung simbahan ng Pasig. Ano nga ulit yung pangalan nito mismo ng Pasig? Ayun, Immaculate Conception Cathedral. So, parang may misa siya ngayon, no? May misa. Ayun, may kasal. Sana all. Sana all. So, saan papasok? Doon din kayo papasok? Ah, okay. Pero saan kami pwedeng pumunta? Ayun, sige, sige. Thank you. Wala namang maninita aside doon sa bayad. Ah, okay. Pero pwede mag-video, di ba? Ayun, may nag-video. Ayun, naka-on pa rin yan, bo. Sige. Thank you. So, guys, isa ito sa mga museo. Sabi dito, Museo di Diocesano di Pasig. Hi guys, kasama po natin ngayon dito sa loob ng museo si Brother Peter. Isa sila sa mga namamahala dito sa museo na ito. So mamaya lilibutin natin kung gaano nga ba kaganda yung lugar nito. So sir, ilang taon na po kayo dito nagtatrabaho? Actually, this is our apostolate. I've been the curator for just 2 years pa lang. And Museo Diocesano de Pasig was established in 2012. So, meron tayong mga iba-ibang exhibit dito tungkol sa history ng Pasig Church at ng Pasig. At the same time, meron din tayong tinatawag na thematic exhibits tulad nitong mga lumang kasuotan. Kasi po ay Agosto ay ating buwan ng wika. So ginawa po namin na ngayong Agosto ay mga lumang kasuotan. Kung makikita nyo po sa taas, yung mga iba pang mga antigong damit na yung iba ay more than 100 years old na. Grabe! Yes, sa pakikipagtulungan po ito ng Kalilayan Folkloric Group na pinangungunahan ni Sir Romel Padillo Serrano. Kaya yan po ay mga mapalad po tayo at tayo po ay napaunlakang mapahiram itong mga damit na ito. Sir, sa totoo, ako taga-Pasig ako. Pero kung hindi ko pinasok yung simbahan nito, hindi ko alam na meron parang pala magandang lugar dito. Pwede ba natin sila invite na pumunta dito? Oo, at naman. Ano yung schedule ng museo na ito? Sure, oo. So yun, iniimbitahan ko po kayo na dalawin po ang Museo Diocesano de Pasig. Kami po ay bukas mula Miyerkules hanggang Sabado, alauna hanggang alas 5 ng hapon. At kung Linggo naman po ay mas maaga at buong araw halos, alas 10 hanggang alas 7 ng gabi. So ibig sabihin, all days bukas kayo? Monday, Tuesday po sarado Monday, po kami. Monday, Tuesday pala. Yung po ay pahinga ng mga volunteers. So ibig sabihin, pag sinabi, volunteer kayo? Opo, may mga volunteers po kami, pero kami pong dalawa ni Ginoong Thirdy Balyesca, ang aking co-curator. Kami po yung dalawang inatasan ng ating mahal na obispo na maging curator po ng Museo Diocesano de Pasig. Ang aming pong director ay si Father Roy Rosales. At ito po ay isinagawa noong 2012 sa pakikipagtulungan po ng Ayala Museum at sa kagandahang loob po ng Abang Lingkod ni Maria sa pangungunan niya. Wilfrida Legazpi at ni Rebecca Caruncho. Yung mga salita po ninyo, ang lalali. Ang lalali. So, bagay po talaga kayo dito sa lugar na kasalamat naman po. Pag pumunta po dito yung mga taga-Pasigenyo at mga ibang lugar, ayan, ibang lalawigan po ng Metro Manila or sa iba't ibang lalawigan pa, ano ang pinaka-highlight dito sa museo na ito? Okay. Isa sa mga highlight dito, maliban dito sa mga thematic na exhibit na ito, makikita nyo sa taas yung aming yung history ng Pasig. Actually, we're established 1572. So, meron tayong lista ng ating mga kura-paroko from 1572. Agustinos ang mga pari dito dati. Noong 1900s ay nagkaroon ng transition, naging CICM. CICM sila rin ang nag-develop ng Pasig Catholic College. Nag-found ng Pasig Catholic College. Tapos, noong 2003, naging
diocese na ang Pasig. Mm. So, yung naging mga pari natin dito ay naging mga diocesan na. Okay. Ayan. Oh. So, sa taas makikita natin ang iba't ibang mga lumang kagamitan ng simbahan. Meron pa tayo diyang mga kasulatan, mga libro na luma. At ang pinaka-highlight din ay ang exhibit natin tungkol sa canonical coronation ng Patrona Coronada. Ang canonical coronation, ang ibig sabihin nito, yan ang pinakamataas na pagdakila natin sa mga imahe ng Mahal na Birhen. So, ibig sabihin, yung patrona po natin ay nakoronahang canonical at ito po'y inaprobahan ng Papa sa Roma, mm-hmm. Pope Benedict. Ayan. Makikita niyo po mamaya sa taas. Po. Opo. Ayan. 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 So, thank you po. Any last message po? Ay, nako. Wala po ako ibang sasabihin kundi inyo pong puntahan ang Museo Diocesano de Pasig. Meron po kaming Facebook page. Okay. Siyempre, kailangan promote natin, sir, makipagsabayan sa technology ngayon. No? Museo Diocesano de Pasig, andun po lahat ng ating mga announcements at andun din po yung ating mga schedule po ng ating mga pagtatanghal dito sa museo. Marami pong salamat. Thank you po. Thank you, Sir Pet. Tuloy na po sila. Thank you. So guys, dito, alam nyo, ang isa sa pinakamaganda na sikat ang Pilipinas ay ang tinatawag ng mga Pilipiniana. Pag pumunta kayo ng ibang bansa, doon tayo nakikilala sa mga damit na ito, yung Pilipiniana. Pero marami pa tayong pwedeng alamin sa lugar na ito. Tara! Itong lugar naman na ito, isa ito sa mga lugar na kung saan makikita natin talaga kung gaano nga ba kaganda yung mga traditional na kasuutan ng mga lumang Pilipino. So, pag makikita natin talaga, dito talaga natin makikita kung gaano kaganda ang kasaysayan ng Pilipinas at ng Pasig. At dito naman, ito makikita natin, the Parish Priest of Pasig. So, ibig sabihin, dito, nakalatag talaga kung sino-sino yung mga pare na naka-assign dito sa Pasig. Ayun, no? Grabe, ang dami. Until now, siguro, tinitake note pa rin nila yan. Siguro, isa ito sa mga lugar na pwede natin puntahan at makita kung gaano kayaman ang kasaysayan ng Pasig. Kasi part ito ng kasaysayan ng Pasig na gusto natin ipakilala o ipakita sa mga Pilipino. Kasi minsan, ang nangyayari ngayon, hindi na natin napapansin kung gaano nga ba kayaman ang kasaysayan ng Pilipinas. Grabe, tingnan mo po. Ang ganda, oh. Para kang sumali sa Miss Universe. Sino siya? Ay, ano siya? Ayun. Pangarap. Si Ryan Kayabyab. Ayan. Grabe. So, we would like to invite everyone to visit dito sa museo. Loob lamang yan ng simbahan ng Pasig. At dito natin makikita nga ba kung gaano nga ba kayaman yung kasaysayan ng Pasig. Sobrang ganda, sobrang ganda. Punta na kayo dito, promise. Ayan na. Walain mo na ako, Boch. Doon na, ayan. Ano po yan? Mas ano lang ako, order, ma'am, hindi siya pa. Sige, hindi naman ako lang. Ang ganda, no? Baba mo ba? Yan. Spanish period. Malakal. Ako yung malaki. Hola.